Welcome po sa aking munting bahay. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng cinnamon rolls. Narito po yung mga ingredients. Ito po yung mga ingredients. Egg, cooking oil, butter, fresh milk, all-purpose flour, palm sugar, cream cheese, cinnamon, salt, and yeast. Ito po, umpisa na po natin yung paghahalo ng mga ingredients. Yung una po, warm milk po, mga 30 seconds na ito, saka po natin ilalagay yung yeast. Hintayin po natin na umalsa, saka po natin ilalagay yung yeast. Ilagay na rin po natin yung cooking oil. Ilagay na po natin yung maigi. Pahayaan natin umalsa yung yeast ng 3 to 5 minutes. Tapos, pag-halo-haloin po natin yung dry ingredients. Yung flour. Salt. Natin yung maigit. Habang inaantay natin na umalsa yung yes, hinugasan naman natin yung mga ginamit natin na ganito. So, yun na nga po. Umalsa na po yung liquid ingredients natin. Saka po natin siya ihahalo dito sa dry ingredients. Bali, paghalo-haloin lang po natin lahat. Pag ganito po, na hindi ko siya mahalo ng maigi, naghuhugas po ako ng kamay, ihahalo ng maigi. Kasi may mga part po na, ayan po, oh, yung ibang flour, hindi po siya nahalo ng maigi. So, ayan po. Bali, imamasa natin yung harina. Tapos saka ko po siya i-transfer sa counter. Ito po, make sure na malinis po siya. Ito po. Naglalagyan naman ako ng oil or butter. Po hindi dumikin. Tapos, saka po siya lang dito. Bali, pinira do ng 5 to 7 minutes. Mobli na yung size ng ating dough. Andagal na natin. Bagong natin. I-exist na po natin yung gas. Ayan. Ang ganda ng butter na yun. Perfect. Sana all perfect. Pero walang perfect. Alam niya. Ayan po, hatiin po natin sa dalawa. Save muna natin yung isa dito sa kanila. Saka po natin yung pero-roll. Pag-alit natin yung kapal ng dough. Ayan. Spread ko natin.
Pwede na po natin i-roll. Sa pag-roll ko, patindi ko siya perfect. Dalaan. Kasi na magkakalakar ako ito. Gawa na yun. Yan si mga next roller. Sa makakabuo na tayo nito. Madali lang kami siyang gawin kasi kung nagbibigo tayo sa labas makano din ng isang piraso dito kapag kagal naman yung time mo sa bahaw bakit hindi dito tapos hatiin po natin sa gagawa tapos ano ulit dami sa ayan na-transfer na po natin siya sa ating baking tray. Lagyan po natin ng distance para hindi po dumikit. Ito po lahat yung nagawa ko. Ano natin? Ano natin ang space para hindi siya dumikit mamaya. Ayan po. So, ayan na po. Ready na po siyang i-bake. I-bake po natin siya ng 15 minutes. So, after 15 minutes po, kinuha ko na siya sa oven at nilagay ko na po siya sa cooling rack.